Aksayan, meron lang tayong bibigyan ng idea rito. Kung ano yung pagkaunawa niya sa pool wave. Ang pool wave daw ay nakakasira ng battery. Itingnan natin kasayan ha. Ang pagpa-pool wave ay pwedeng makasira ng makina. Kung mali ang kanyang pagpo-pool wave. Pero may pinu-pool wave daw na hindi na kailangan buksan pa ang makina, ang stator. Kasi pagka halimbawa nag-pool wave sila, tumagas yun lang is, yun ang nakakasira na pool wave. Dahil sa pagpo-pool wave, tumagas yung oil na tuyuan, masisira yung makina. Pero kung tama naman ang pagpo-pool wave, nalagyan ng gasket, nalagyan ng oil seal, walang magiging problema. Maganda ang resulta ng pool wave. Basahin mo kasayan yung ano natin, yung kasayan natin ng request ng video na to. Salamat kasayan, tumahimik na ang mekaniko sa amin. Akala siguro niya magaling na siyang mekaniko, kasayan. Hehehe. Salamat po kasayan, gawan mo ng video kahit sa pagsalita ng tama sa pool wave. Ito kasayan, hindi natin gagawa ng video sa pagsalita. Gagawa natin ang meron tayong dalawang motor dito. Isang half wave tsaka isang full wave. Ito siya, ah. Ito, pinool wave lang to kasayan. Ito yung dati niya. Ayan, ito yung dati niya, ah. Ito yung tinatawag na two-phase. Kadalasan sa mga C100, Rusi, Euro, and siya ba? Two-phase, mas mahina siya mag-charge. Mas mahina ang kanyang charging system. Ngayon, ito naman yung ano natin. Ito naman yung stator natin. Oh, ito na siya ba? XRM, SYM, ito na siya. Ngayon kasayan, ito yung pinool wave. Ayan siya, ano. Pansinin nyo kasayan, ha. Ito, ha. Tutukan mo, ha. Ayan. Nakatanggal na sa may pinaka-corona niya. Ito yun, oh. Ayan, pinaka-corona na yun. Nakatanggal na sa kanya. Tapos, pag natanggal nyo rito yung windings dito, ilalagay nyo sa kulay dilaw. Ayan, sa may diretso ng dilaw. Magsasama na sila. Ito yun. Pinool wave na to kasayan, ha. Ito yung pinool wave na ano, na sa stator. Ngayon, meron na itong totally pool wave. Ito na siya. Ito naman siya. Ito yung stator naman ng pool wave. Dalawa yung dilaw. Ito yung mga makikita nyo. Ito, parehas lang to, ha. Motorstar Idol 110. Ito, tignan nyo. Kasi kadalasan, pag nakita yung dalawang puti, pool wave. Dalawang dilaw, pool wave din. Ayan siya, ha. Ayan yung pool wave, dalawang dilaw. Mapapansin nyo lahat ng ano sa kanya, ng coil gumagana. Gagana yung lahat ng coil. Ito, meron siyang ano, primary coil. Ito, puro coil. Battery, pang battery operated na pool wave. Ngayon, kinonvert natin dito. Tapos, ito, pag nilagay natin to rito, ito ngayon yun. Ito yung state, dito yung stator natin, ano? P-stator natin, binaklas. Pag baklas kasayan, tapos yung ibang mga pinupool wave, meron siyang langis. Pag tinanggal to, automatic, tatapon yung langis. Tapos, binalik nila ngayon, yung oil seal na po, yung gasket na punit, magkakaroon siya ng leak, magkakaroon siya ng tagas. Doon pwedeng magka-problema yung pagpa-pool wave. Pero kung tama naman yung pagpa-pool wave, walang magiging problema. Ito, ha. Tignan natin, ha. Ito ngayon yung ano, yung half wave. Hindi pa to pinaano, ha. Hindi pa to pinu-pool wave na ganito. Ito, naka-pool wave yan, oh. Pool wave niya. Ang tagal ko ng reserva nito kasayan. Kaya lang yung nagpa-pool wave na ako, hindi na siya nasira, eh. 5 taon na sa loob ng compartment, walang naging problema. Dati, kada 1 taon, 6 na buwan, nagpapalit ako ng stator. Siyempre, wala pa tayong alam sa pag-wiring. Tapos, yung natuto tayo mag-pool wave, eto na siya ngayon, 5 taon na. Eto pa rin yung reserva. Magagamit pa rin natin. Eto, ha, testing natin yung ano, yung kanyang reading. Itetest natin para malaman. Nagamit tayo ng multimeter. Uunahin natin yung hindi pool wave. Ito, ha. Reading tayo ng battery. Positive, negative lang naman yan, ha. Positive, pwedeng negative body ground. Ilan ang reading ng battery? 11.30. 11.30.
Ito yung half wave, ha. Ito punta sa full wave. Ito, full wave conversion. At ipansin ninyo, Euro. Euro Racing 110. SRM na yung ginamit natin na ano dyan. Yung ginamit natin na stator. Tsaka itong ano, takip. Tapos, magneto ng XRM 110. Ito na yung reading. Reading tayo. Positive at negative. Ilan? 6.73. Okay, 6.73. Ibig sabihin, parehas sira na yung battery. Ito siya, ha? Parehas sira ng battery. Tandaan nyo kasayan yung mga full wave, katulad ng Motorstar. Mga Rusi Macho, ha? Yung mga bagong labas na, hindi yung mga PC. Hindi sila mga ano, eh. Hindi sila mga fast charge. So, testing natin dito yung ano. Buhay natin. Ayan, may reading pa siya, ha? 9. Kasi bukas to, eh. 9 point ano kanina reading niya? 11. 10 ba 11? 11 to. Basta ang reading ng battery nyo kasi bumaba na sa 12. Wala na, hindi na yung battery nyo. Quality na yun. Siya, ha? 9.15. Ito tayo sa upwave. Niya, pero hindi pa siya napu-full wave. Hindi pa siya pinu-full wave. Ganito lang ang stator niya. XRM 110, Wave 100, SYM, Motorstar Idol. Ito na. Natin. Ayan yung reading, ha. Pumunta tayo ngayon sa kabila. Habang pinapainit natin to. Hindi na natin ngayon yung reading, ha. Okay, 5.4. 5.4, 5.2. Ayan na kasayan, ha. Pag sinunod sa kanyang kasayan, mas mababa yung battery niya. Dalawang sirang battery kasayan, ha. Dalawang sirang battery. Dito tayo sa kabila kasi na-charge na to, eh. Nalaman nila na sira na yung battery. Natutukan mo ba yung 12? Nakita nila na 12. Nagto 12 pero pag pinindot mo 5.1. Sira na yung battery. Masira yung battery dito. Yan. Revolution. Oh, bukos tayo ng ilaw. Ang
bubuksan natin ang ilaw, arc light, saka yung ano, combination. Combination, bubuksan pa natin yung isa. Ayan, combination ha. Ayan o. Papatayin natin yung isang ilaw. Bubuksan natin yung isang ilaw. Bali combination. Yung gagana, nakapatay yung isang ilaw. Bubuksan natin. Ayan siya. Reading. Ayan yung reading ng full wave. Positive. Nakabukas yung ilaw. Yan. Okay. Bumababa siya si Ray Battery. Revolution. Kahit lobat na lobat siya kasaya na, kahit lobat na lobat. Oh, ayan nakasaya no, wala na siyang makuwang ano. Wala nang makuwang reading. Pag inopen na, ayan na. Wala na natin ang reading. 5,
5.2. Ang nakasignal light, bubuksan natin ilaw. Oh. Oh, nakasignal light, ayan siya oh. Binuksan natin yung ilaw. Wala kayong nakitang ilaw. Bubuhayin natin. Pansinin niyo, kung paano yung suplayan. Kung paano suplayan ng full wave charger. Doble pa yung ilaw niyo. Combination, papatayin natin. Ilaw, tapos iba pang ilaw, combi. Papatay. Hanggang dito na lang mga kasayan. Shoutout sa iyo, Ariel Ong ng Davao City. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.